pag-ahari ng Diyos sa kita'y kanyang ginamot. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Sabulon at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Sabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apulhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang manging isda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Nundi, iniwan nila ang kanilang malambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niyang magkapatid na sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyong ating narinig, sinabi si Juan Bautista ay ipinakulong. At nasa Judea sila Jesus at si Juan Bautista. Nung nabalitaan ni Jesus ito, agad siya'y nagtungo na sa Galilea. At pinili niya ang Kapernaum bilang puok na siyang unang makaririnig ng kanyang proklamasyon, ng kanyang mga turo at aral.
At ang mensahe ni Jesus sa simula ay yung mensahe rin ni Juan Bautista, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Naroon na sa kanyang pagdating ang kaharian ng Diyos. Si Juan Bautista, inihanda ang daraanan na ating Panginoon. At ang pagsisisi sa mga kasalanan ay kailangan para sa ating paghahanda at sa ating pagtanggap sa mensahe ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang pagsisising ito ay hindi lamang simpleng sorry o hingi ng patawad tulad ngayon na usong-uso kapag tayong nakasakit, sorry. Isang salitang sorry, okay na. Pero hindi ganun yung ibig sabihin ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay mas malalim pa. Alam natin ang maepekto ng kasalanan. Kung titingnan natin ang Genesis, anong nangyari doon sa kasalanan ni Adan at ni Eva? Unang-una, nung sinuway nila ang Diyos, nahiya sila sa kanilang sarili. Napansin na nila, sila ay hubad. Naging marumi na ang kanilang pag-iisip. At nahiya sila, nawala ng dignidad, nasira ang dignidad nila. Kaya nagsusuot sila ng mga dahon para itago ang kanilang masisela na bahagi ng katawan. Pero ang Diyos, sinuotan sila ng mas magandang mga kasuotan. Pagkatapos, mapapansin natin lumayo sila sa Diyos. Nung naglalakad ang Diyos sa hardin, nagtago sila. At itong ginagawa ng kasalanan, nilalayo tayo sa Diyos. Nahihiya sila o natatakot sila sa Diyos. Pero ang Diyos alam kung saan sila nagtatago at tinanong sila, bakit kayo nagtatago? Tapos sinabi ng Diyos yung kasalanan nila. Nung tinanong si Adan, bakit mo ginawa yun? Tinuro ni Adan si Eva, hindi niya inako yung kasalanan niya, kundi isinisi niya sa ki Eva. At doon nasira ang relasyon ni Adan at ni Eva. At ganyan ang ginagawa ng kasalanan. Sinisira ang ating mga relasyon sa isa't isa. At pagkatapos nung tinanong si Eva, sinisi niya ang ahas. Muli, hindi inako ang kasalanan at nasira ang relasyon ng tao sa kalikasan. At yung kalikasan ay wala nang ibang masisi. Yung ahas, nagsimula sa kanya ang sakripisyo hanggang sa makarating sa kay Adan ang pagsasakripisyo. Itong ginagawa ng kasalanan, malalim ang epekto ng kasalanan at kamatayan ang dulot ng kasalanan.
Kaya napakahalaga na pagsisihan natin at layuan natin ang kasalanan at makita natin ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ano bang dala na mensahe ng kaharian ng Diyos? Ito'y pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Itong bumubuo sa atin. Ito ang nagdadala ng dignidad sa atin. Matuklasan nating mahalaga tayo at minamahal tayo. Itong nag-uugnay sa atin sa isa't isa ang pag-ibig at pagmamahal. Ipinag-iisa tayo ng pagmamahal. Ang pagmamahal, tinataas tayo. At kahit na may pagdurusa sa ating kapaligiran, ang pagdurusa ay nawawala kung merong pag-ibig. Si Jesus, ito yung dinalang mensahe sa atin. At sinasabi nga, si Jesus ay auto basileia. Sabi ni Origen, isa sa mga ama ng ating simbahan. Ano ba yung auto-basileia? Ang basileia ay isang Greek term na ibig sabihin ay kaharian. Sa mismong pagkatao ni Jesus, sa mismong persona niya, dala niya ang kaharian at kung nasaan man siya, dala niya sa kanyang sarili ang kaharian. Kung nais nating maintindihan ng kaharian ng Diyos, tingnan natin si Jesus. At makikita natin sa kay Jesus ang napakalalim at dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At naririyan, nakikita natin sa poong Nazareno, sa kanyang mukha, ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya ang kasalanan ay may malalim na epekto sa relasyon natin sa Kanya. At talikuran natin ito. Huwag nating hayaang makasakit ang kasalanan sa napakalalim na pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa ating kapwa nga, halimbawa sa ating mga magulang, masakit ang loob natin pagka nasaktan natin sila. Bakit? Sapagkat alam natin wala naman silang ibang iniisip kundi ang ating kabutihan at napakalaki ng pagmamahal na kanilang idinulot sa atin. Kaya kung tayo man ay magsisisi, pakikita natin na tayo nagtitika, papakumbaba tayo, ipagkakalob natin sa kanila ang mga bagay na nais nila. Yun ay tanda ng tunay na pagsisisi. At yun rin ang hiniling sa atin. Habang tayo'y pumapasok sa buhay ng Diyos, sa Kanyang kaharian, patuloy tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Malalim ang epekto ng kasalanan sa buhay natin. Hindi lang natin tinitingnan o nakikita ito. Mga kapatid, tumingin tayo sa kay Jesus. Tingnan natin ang mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno. At naririyan, tingnan natin ang lalim ng kanyang pagmamahal sa ating buhay.